Ano ang purgatorio? Mababasa ba sa banal na kasulatan ang purgatorio? Ano ang dahilan bakit di tinatanggap ang aral na purgatorio? Yan ang ating pag-aaralan at pag-uusapan dito sa Talakayan ng Katotohanan. Ano ang purgatorio? Tingnan natin ang paliwanag ng pari si Enrique Demon sa aklat na Siya ang Iyong Pakinggan, Aral na Katoliko, page 71 to 73. Ang purgatorio ay isang puok na sangagan na kinalalagyan ng mga kaluluwa na nangamatay sa mahal na grasya ng Diyos datapwat hindi pa nakapagbayad dito sa lupa ng buong pagbayad sa tapat na katarungan ng Diyos. Dahil sa mga kasalanang munti o dahil sa parusang may hanggan na hindi pa pinatawad. Yan ang wika sa aral ng mga Katoliko na ang purgatorio ay isang lugar na kung saan doon sinasangag ang mga kaluluwa ng mga taong namatay. Mababasa ba sa banal na kasulatan na merong lugar na purgatorio na sangagan ng mga kaluluwa? Walang mababasa sa Tagalog, sa English at gayon din sa Greek at sa Hebrew na kung saan nagmula na wika ang banal na kasulatan. Kundi bagkos ito'y hinahango sa salitang Latin na tinatawag na purgatorio. Na ang wika nila, ito ay nakasulat sa aklat ng Hebreo 1 versikulo 3. Talibhasa ay siyang isang sinag ng kanyang kalwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan lumukluk sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Salitang paglilinis, ito ang isinalin na mula sa Latin ay purgatorio. Subalit, sa halip na makita natin na ito'y isang lugar na sangagan, ito'y isang event sa buhay na paglilinis ng atin pong mga kasalanan. At hindi po tayo ang sasagawa nito, kundi ang Panginoon na kung saan ay ginagawa niya ito habang tayo ay buhay pa. Ang tanong, ano ang malalim na dahilan bakit di natin tinatanggap ang aral na purgatorio? Ang unang dahilan ay dahil kontra ito sa aral ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng mga patay. Sa aral kasi na purgatorio, ang tao kapag namatay ay pupunta sa purgatorio. Subalit sa banal na kasulatan ay hindi sa purgatorio pupunta, kundi ang kanyang alabok na lupa ay babalik sa lupa at ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos. Ganito ang sabi at wika sa aklat ng Ecclesiastes 12 versikulo 7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Malinaw na kapag namatay ang tao ay hindi pupunta sa purgatorio kundi ang kanyang alabok ay babalik sa alabok gaya ng una at ang hininga ay babalik sa Diyos. Ano pa ang ilang kalagayan ng tao kapag siya'y namatay? Ganito pa ang sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes 9, versikulo 5 hanggang 6 at versikulo 10. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala gayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaroroonan. Sangayon sa talata, ang patay ay wala ng alaala, wala ng pag-ibig, wala ng pananaghili o galit, wala ng bahagi sa ibabaw ng lupa, walang gawa, kaalaman, karunungan, ni hindi na nga pwedeng pumuri sa ating Panginoon. Ganito ang sabi sa aklat ng mga awit 115 verse 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon ni sino mang bababa sa katahimikan. Malinaw na ang patay kapag namatay na ay wala nang ginagawang pagpuri sa ating Panginoon. Kita natin na ang aral ng purgatorio ay kontra sa aral ng Biblia tungkol sa kalagayan ng mga taong namatay o namayapa. Ang pangalawang dahilan
Kontra ito sa pagkabuhay na magmuli, pagbalik ng ating Panginoon. Sa aral ng purgatorio, kinakailangan mo munang tapusin ang pagdusa doon sa kasalanan mong maliliit na hindi daw napatawad ng ating Panginoon at kailangan mo pang ipagsulit at kinakailangan mong pagdusahan. Subalit pagkatapos mong pagdusahan, ikaw ay aakyat na karakaraka doon sa langit na inihanda ng Panginoon. Subalit ano po ang aral ng banal na kasulatan tungkol sa pag-akyat ng mga tao doon sa langit na bayan? Ito yung tungkol sa pagkabuhay na magmuli. Juan 14, versikulo 1 hanggang 3, ganito ang aral ng banal na kasulatan. Huwag maglumihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan, paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Maliwanag sa talata na ang Panginoon ay maghahanda ng tahanan at kung matapos ang paghahanda ng tahanan ito, siya ay pariritong muli upang tayo'y sunduin ng ating Panginoon upang kung saan daw siya naroon, tayo naman ay dumuon. Malayong malayo ito sa aral ng purgatorio na pagkatapos mong pagdusahan o pagsulitan yung mga kasalanan mong maliliit sa kaka-aakyat sa langit. Ang isang wika sa banal na kasulatan sa aklat ng Juan 5, versikulo 28 at 29. Huwag ninyong ipagilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay at ang nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Maliwanag na merong pagkabuhay na magmuli at doon pa lamang darating na pupunta at makakatanggap ng buhay ang taong nananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ganito rin ang sinasabi sa aklat ng 1 Tesalonika 4, versikulo 16 at 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Maliwanag na yung mga taong naglilingkod sa Diyos, yung mga namatay at yung mga buhay pa na dadatnan ng Panginoon ay sabay-sabay naaakyat doon sa inihanda ng Panginoon at sasalubong sa alapaap ng hangin. Yan din ang sinasabi sa aklat ng Revelation 20, verse 5 and 6. At yan din ang sinasabi sa isa pang aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hanggang 54. Sa mga talatang ito, maliwanag na ang aral ng purgatorio ay hindi nilalagyang puwang sa banal na kasulatan, kundi bagkos ang Panginoon mismo ang susundo at magbibigay ng kaligtasan sa mga taong namatay at sa mga buhay sa pagdating niya sa ikalawang pagparito. Sa maraming talata na yan, lahat ng yan ay kinokontra ng aral na purgatorio. Ang pangatlong aral na kinokontra ng aral na purgatorio ay ang aral ng kaligtasan. Ganito po ang sinasabi tungkol sa aral ng purgatorio. By Cardinal James Gibbons, may isang purgatorio at ang mga kaluluwang napipigil doon ay matutulungan ng mga panalangin ng mga nagtatapat lalong-lalo na sa pamamagitan ng karapat-dapat na sakripisyo sa altar. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, page 210. Ang karapat-dapat na sakripisyo na tinutukoy sa aklat ni Cardinal James Gibbons ay ang pagpapamisa o kaya naman ay ang pagbayad para pamisahan ang mga patay. Malayong malayo ito sa aral ng banal na kasulatan tungkol sa kaligtasan. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Psalms 149 verse 6 and 8, silang nagsisitiwala sa kanyang kayamanan at naghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan
wala sa kanilang makatutubos sa anumang paraan sa kanyang kapatid ni magbibigay man sa Diyos ng pagtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. Malinaw sa talata na wala kang dapat gawin upang itubos para sa kasalanan ng iyong kapatid na yumao o namatay na. Kundi bagkos, ang pagliligtas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang grasya. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumumpalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ito pa rin ang isang wika sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, Versikulo 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Maliwanag sa banal na kasulatan na ito ay sa pamagitan ng pananampalataya at grasya ng ating Panginoon na hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ito pa ang wika sa isang aklat ng Roma 10:9-11. Sapagkat kung ipinapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya na magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Ganito pa ang sinasabi sa aklat ng Tito 3:6-7. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pagsagana sa buhay na walang hanggan. Maliwanag sa mga talatang ito na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon at hindi ka mahuhulog sa biyaya, at maling-mali na iyong paniniwalaan na iyong maliliit na kasalanan ay kinakailangan mo pang ipagsulit, na kinakailangan mo pang masangag doon sa lugar ng purgatorio upang ikaw ay malinis. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung hihingi ka lamang ng kapatawaran sa iyong kasalanan, bagamat ito'y matingkad na pula, papuputiin na parang niebe. Maliwanag na ang pagpapatawad ng Panginoon ay sapat para sa atin, at maging ang maliliit na kasalanan ay kayang-kaya niya na patawarin para sa atin. Kung yung malalaking kasalanan nga ay ipinagpatawad ng ating Panginoon, paano pa kaya yung winiwika nila na maliliit na kasalanan na kinakailangan pagsulitan? Malinaw lamang, mga kapatid, na kakulangan ng pananampalataya ang bunga ng ganitong aral. Ngayon, mga kaibigan, gusto mo bang makatiyak sa kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon Diyos? Tunay na hindi makukuha ito doon sa aral na purgatorio, sapagkat ganito ang aral ng banal na kasulatan para sa kaligtasan. Kaibigan, gusto mo bang makatiyak sa kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon? Ito ang iyong gawin. Number 1, accept. Tanggapin nating nagkasala tayo at tayo'y makasalanan at walang kakayanan sa ating mga sarili na tayo ay maligtas. Pangalawa, believe. Kailangan nating sumampalataya sa Kanya na ang biyaya niya ay sapat para bayaran ang ating mga kasalanan. Number 3, confess. Hingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon upang tayo'y Kanyang patawarin. And number 4, decide. Mag-decision tayo na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang daan, katotohanan at ang buhay. Number 5, follow. Tanggapin natin si Jesus di lamang bilang tagapagligtas, kundi kailangan din nating tanggapin na siya bilang ating Panginoon na ating susundin sa ating buhay. Yan ang limang hakbang na gawin mo sa iyong buhay
upang makatiyak sa kaligtasan. Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating programa, Talakayan ng Katotohanan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na at abangan ang ating mga bagong videos. God bless.